Hi, good morning everyone. And this is Steve Hansel and welcome to our channel, guys. So guys, mainit na morning po sa atin, no? It is February 25. Kasi nga pala yung kotse namin, Suzuki Alto. Tulog siya muna dahil hindi practical po magkotse. Dahil sa expenses. Discuss ko po kung bakit mas maganda pong magmotor kesa sa kotse. Guys, nga pala, follow up po itong video ko regarding po dun sa nga guys, Raider 150 pala, no? Yung kunento ko sa inyo the other time, nasira yung dito sa loob yung tinatawag na return spring, no? Para sa cambio. Okay guys, ganito yan. So guys, ito yung nakikita nyo, ito po yung return spring ng Raider 150. Okay? So ito po yung nakakabit doon sa cambio niya. At ito yung nagbabalik nung neutral. Hindi man neutral, yung gitna ng cambio from 1 to 2. Kung kumambyo ka papuntang 1, babalik sa gitna. Lagi kasing ganyan dapat ang cambio natin, eh. Nasa gitna lang. 1. Pag pataas 2, 3, 4, 5, 6, puro bumabalik yung mag-isa sa gitna, no? Ito yung gitna, ito yung pataas, ito yung pababa. Ngayon guys, ito yung job nito is binabalik niya sa gitna yung cambio. So guys, kung makikita nyo, no? Yan po siya, naputol na. Alright. So ito po yung pinalitan na part, no? Mga 180 pesos lang po ito. Plus labor, kasi tatanggalin po itong crankshaft. Tatanggalin nila yan. Sasalpak itong bago, no? Dali lang yan. 30 minutes job lang po ito. Okay, so far, nung inayos na, okay na siya guys. Okay. So okay na itong ano, Raider ko ulit. Good na po siya. So guys, at any time, maramdaman nyo na yung cambio nyo hindi na bumabalik, no? Tayo po sa mga manual transmission, alam natin to. 1 down, tapos 5 up. 2, 3, 4, 5, 6. Pero pagka magbababa ka na papuntang first gear, dapat 5, balik. 4, 3, 2, 1. Pagka galing ka ng 6 gear, ginanon mo at hindi na bumabalik, ayan na, sira na po ito, no? Palitan nyo agad to guys, kasi sabi po ng mekaniko ko, mabuti na lang daw na nung tinanggal niya to, nakadikit pa, although balina, no? Kasi guys, pagka naputulan kayo nito at humiwalay ito, hahalo ito sa clutch ninyo. At pag once humalo sa clutch nito, wasak ang clutch natin at iba pang components ng makina. So guys, be very careful. Huwag nyo na po patagalin. Pag nasiraan po kayo ng return spring, palitan nyo po agad, okay? Siguro at the most, dalhin nyo siya shop. Ibiyahin nyo, dalhin nyo siya shop. Okay? At pagawa nyo agad. Dahil kung hindi, mas marami pong masisirang parts ng motor nyo sa makina. Okay guys, so kung meron po kayong concern regarding kung paano pong makauwi at nasiraan kayo nito, watch nyo po yung other video ko. Okay, so this is it for this morning regarding sa return spring repair at replacement. So this is Steve Hansel and as always guys, stay safe, ride safe. So sa amin ni Raider, we're saying bye for now.